Taruktong ito nung sinasabi ko sa inyong evidence. So, sinabi ko, kailan dapat ipasa o isubmit yung evidence. Ngayon, ang topic natin is, anong evidence ang isasubmit nyo? So, patuloy pa rin ho tayong nagbibigay ng mga idea paano ho labanan o i-reduce ang inyong deficiency tax assessments pagdating ho sa formal letter of demand. At huwag po ninyong kalimutan na i-click ang like button para ho mas maraming tao ang makaalam paano ho nila lalabanan ang arrogance at ang harassment ng mga biro. Ito po yung dapat ninyong isubmit kung kayo po ay mayroong formal letter of demand. Samahan niyo po ako at sabay-sabay ho nating pag-aralan ito. At habang inaayos ko po yung ating lecture board, pwede po ba na mag-submit na kayo ng inyong email intention na gusto po ninyong i-franchise yung paghawak ho ng letter of authority hanggang sa subpoena duces tecum. Inihintay ko ho ang inyong email intention. So ito po ang isang sample ng formal letter of demand. Mga hindi nakakakita, simple lang ho yan. Nakasulat naman dyan na formal letter of demand dyan. Now, taxable year 2019. So very important po na 2019 ang iyong i-collate na mga documents. Wala nang iba. Ano-anong dokumento yon? So, nahati po yung dokumento natin sa apat. Dokumento para sa value-added tax, dokumento sa withholding tax on compensation, dokumento sa expanded withholding tax, at ang huli ay dokumento para sa stamp, documentary stamp tax. Yan po yung ating ihahanda. So, bago ho ninyo ihanda yan, dapat meron ho kayong basic idea. Ito po ay galing ho sa, kinakamusta ko ho yung tawag nito, Pasig. Ayan, lalong-lalo na po yung mga taxpayer na nasa Region 7B. Magandang araw po sa inyo. Ito po yung sabi ng Region 7B pagtungkol ho sa pagpoprotest. It is a well-established principle that he who alleges a fact has a burden of proving it, and a mere allegation is not evidence. Nagpapasalamat po ako doon sa mga biro sa Tagapasig because binigyan ho nila ng panlaban ang mga taxpayers laban ho sa mga formal letter of demand, preliminary assessment notice, at notice of discrepancy. Kasi sila na mismo nagsabi, yung daw kanilang allegation ay hindi evidence. So, kailangan mong i-prove na yung kanilang assessment is just an allegation. So, kailangan nilang, sabi nila rito, kailangan naming lagyan niya ng evidence or fact. At ang burden ng pagbibigay ng fact ay nasa BIR. O, di ba? Nasa Region 7, sabi rito. So, gagamitin ngayon natin yung kanilang sinasabi. Oh, so, ano po ang mga binigay sa iyong ebidensya ng BIR? Ang binigay na ebidensya sa iyo ng BIR ay dinefine ng ating Supreme Court. Pwede ho niyong i-download to dito. Yan na ho pipick upin niyo. Ang ibinigay ng BIR sa inyo ay prima facie evidence. Ayun po. So, pag hindi niyo daw yan kinontradict, uncontradicted, magiging totoo. Magiging totoo yung sinasabi ng BIR. So, kailangan nating i-contradict. Ano yung pang-contradict natin? Pupunta din tayo doon sa sinasabi ng ating Supreme Court. Meron pong bagay na dapat kayong isaalang-alang pag nagko-contradict kayo ng
mga assessment ng BIR. So pupunta ka kayo sa Rules of Court, Rule 133, Way and Sufficiency of Evidence. Ang gagamitin ho nyo dyan is yung Section 5, maliwanag na binabanggit dyan, substantial evidence ang kailangan nyo. Substantial. So, ituturo ko sa inyo ano yung substantial pagdating ho sa mga binabanggit dito. No, katulad nito, value added tax. Lakihan ho natin. Sinasabi rito, value added tax. Diba? Ano ho yung value added tax na binabanggit dito? Undeclared sales per third party information. Unang-una, yung undeclared sale na galing sa third party, eh wala ho tayong control and possession ng evidence na yon. Nasa third party ho yon. So ano yung evidence na sinusupply sa atin ng BIR? Prima facie ho yun. Prima facie. So ano pang laban sa prima facie? Original document. Eh ano yung original document dito, mga ka-taxpayer kong mahal? So kung kayo ay seller ng dokumento, ay sorry, seller ng goods, edi invoice. Seller kayo ng services, edi official receipt. Edi talo mo na kagad to. Sabagay, 117,000 lang yan. Pero yung sa iba kasi, hundreds of millions yan. Yung ba, nagkaroon pa ng billion because of third-party information. Pinakawalang kwenta ho yung third-party information kasi hearsay lang ho yan. Hearsay. Wala ngang personal knowledge yung present bureau na nag-audit sa inyo pagdating dyan. Kaya easily cancelable ho yan, voidable. Kailangan lang ho nyo mag-provide ng facts, substantial evidence. Lagi nyo lalagay sa isip nyo yun. And number two is yung supporting tax laws. Yung supporting tax laws, kayang-kaya ko kayong turuan dyan. Yung documentation, nasa inyo ho yun, facts. Okay? So, simpleng-simple ho yan. So, pupuntahan ho natin para maintindihan ho natin nang mas malalim yung pinag-uusapan dito. Saan ba galing yun? Okay? Nahanap natin kung saan galing yung facts. Na 117,000. Okay. Ito ho yung facts. Ano ba niya kinumpute yun? Nawala na ako. Let me find it first. Bakit nagkaroon ng 117? Saan niya kinuha yon? Give me a minute to win it. Win it to win it to... Yon, meron daw siyang... wala akong pakialam dyan. Ayon, yung summary of... Ayon, galing daw sa summary... Line by line item. Okay, line by line item. Meron kang 117. Lita natin bakit ayon. So, AIT, hanapin natin yun. Sinasabi niya. Bakit meron kang AIT? Madali lang yan. Okay. So, ang kailangan nating i-prove sa dami ng dokumentong binabros ko rito, medyo natatagalan tayo. Since, halimbawa, line-by-line item ang sinasabi. Line-by-line item. Ano yung line yun? Hindi na ibanggit dito. Ito pala. Ayan, sabi, third-party information gathered per AIT line by line against your summary list. So, hanapin mo yung line. Halimbawa, Pedro. Si Pedro, kliyente mo o hindi mo kliyente. Kasi itong tinasabi nilang third-party information is high ang kanyang risk pagdating sa error. Hindi lang ho high ang risk niya pagdating sa error, high din yung kanyang risk pagdating ho sa tampering. Kilalang-kilala na ho natin ang mga biro, karamihan ho sa kanila ay mahilig mag-tamper o mag-create ng false and fraudulent
documentation. Napakadami na sa buhay ko for the past 35 years, ang daming nagpa-falsify ng dokumento para lang makakolekta ng buwis. Next is, meron daw ka ikaw na value added tax na 68 million. Eh, di tingnan natin, ano ba yung 68 million? Saan galing yun? Ayun, oh. 68 million. Dahil, ba't naging 68? Ah, kasi may surcharge na 25 at saka 14 million. Oh, eh, pag matanggal natin tong 43 million, eh, di zero na natin to. Sabi rito is, allowable input tax is 26 million. Yun lang daw yung allowable. Bakit allowable ay 26? Okay. Basahin natin yung kanilang explanation. Sabi sa explanation na to, eh, mali ito. Ito yung explanation niya, kaya niya dinisallow. So, nag-disallow siya. Okay, sabi niya, yung carryover now was not allowed. Tira, ulo, ano? Was not allowed. O di, unang-una, was not allowed yung carryover. Ano ibig sabihin ng carryover? Halimbawa, meron kang input tax sa 2018. Sabihin natin, 40 million. So, siyempre, kikarry forward mo yan ng 2019. May 40 million ka. So, itong 40 million na to, eh, dinisallow. Kasi, ang sabi dito, kailangan daw niyang may failure daw, sira ulo. For failure to substantiate 39 invoice in accordance with Section 10. Unang-una, ang LOA is for specific period. Kaya nga, inumpisahan natin dun eh. Taxable year 2019. O pag taxable year 2019, eh kailangan January 1 hanggang December 31 ng 2019. Ang sinasabi niya, yung prior year. O ano ba yung prior year? 2018. Wala siyang jurisdiction doon. So kailangan nating sabihin sa kanya dito sa biro na ito. Talagang pala biro ano? Eh ano yung authority mo na mag-audit para sa 2018? So, void ho yung assessment because wala siyang authority. Ganun lang kasimple. Again, ang gagamitin natin dito, mga taxpayer kong mahal, ay galing mismo sa mga bunganga ng BIR official. Ito po yon. Sa bunganga ng BIR official. Well, settled rule, yung allegation mo, tanungin mo, ano ba ang iyong authority na i-audit ang 2018? Kung wala, yung 2018 ko na BIR form is presumed and enjoyed presumption of correctness. Yun lang yun. So, hindi tayo kailangan magbigay ng ebidensya. Why? Sinabi na ng batas eh. Okay, susunod natin pag-usapan dito ay yung tingnan ko nga. Yung to. Withholding tax. Ayun. Wala naman daw utang. Sir, walang utang. Ayan eh. Wala kang utang. Kasi yung withholding tax mo, tama. Tama ang iyong pagbabayad. Zero. Ayan oh. Nakikita rito. Maliwanag na maliwanag eh. Ito minus to, edi zero. Eh bakit may babayarang 108? Ito, na-discuss ko na to eh. Yung 3,000 eh. Kasi may late payment. May late interest. Ang laban natin dyan is prescription period. Ayaw sa... Ako, recommend ako mga taxpayers kung manamahal. Kasuhan nyo yung BIR official because pag nag-raise kayo ng issue, hindi nila sinasagot. Ang technique nila, punta ka sa court. Sa amin, tama kami. Ikaw, mali ka. Mali naman yung ganun. Kapag mali ka, biro, aminin mo mali ka. So, since mayroong damages ang pinopromote ang biro pag ganitong assessment, please,
dagdagan ho ninyo yung inyong protest na kayo ay mangongolekta ng damages under Republic Act 9337 ba or 9335. Ang problema, pag ako gumawa kasi ng protest, tinatanggal yun. So, tinatanggal nyo yung inyong right to collect damages. Laban ho, personal to ha, pera, personal na pera ng biro ang ibabayad sa inyo. Ang ganda nun. Singilin nyo ng milyon. Pwede para nanalo kayo ng sweepstake, eh, alam mo namang mali ito. So, simple lang, i-prove mo lang na yung kanilang right to assess is prescribed na. Ang ganda nung gagawin ninyo kapag ganun ho yung nangyari. Plus, lagyan nyo ho ng damages. Mingi kayo na damages ngayon pa lang sa administrative level. O susunod, expanded withholding tax. O sabi dito, kailangan mo mag-withhold ng tax. Ang withholding ng tax is, saan kinuha tong income payment, rent? Yan, isa-isahin nyo yan. Okay? Yun lang naman eh. Income payment contractor 2. So, magkano ba ang sinisingil dito? Ayun, ang sinisingil is 3 million. O, di maghanap lang kayo ng 3 million. Tama ba to? O, di pag ito mali, o di zero na to. So, isa-isahin natin ano ba itong income payment sa management. So, ang pwede nyong i-track dito, ito ba tama? Ito ba ang rate tama? O, edi kung mali yung rate, edi mababa yung tax. Kung mali yung amount, bababa yung tax. So, babalidate ngayon natin kung tama ito, o tama ito. Sa punto de vista ng BIR, kung tama yan, babayaran nyo yan. Kung mali, yung sinabi kong tatlong elemento, maging masaya ka kasi wala kang babayaran. At ang huli natin ay documentary stamp tax. So, pagdating sa documentary stamp tax, pupunta lang kayo dito. So, meron bang 6-month lease contract? Yes or no? Pag yes, para sa 2019 ba yan, under audit? Diba? Ayan, under audit. If the answer is yes, di ba bayaran mo yon? So, bagay maliit lang yan eh. Diba? Maliit lang naman yung hinihingi. 1,000 pesos. Kung ako sa inyo, kung tama naman yan, bayaran yung 1,000 pesos. Second, advances to contractor. Ang gagawin nyo, 10,000. Nasa sa inyo ho, kung babayaran ho ninyo yan o hindi. Pero ang tingin ko ho dyan, maliit lang naman yung amount. Pwede nang bayaran. Pero ang problem kasi sa mga accountants, ito problema ng maraming CPA sa buong mundo eh. Mahilig gumamit ng advances. Alam nyo, pag gumamit kayo ng advances, taxable document lalabas yung voucher nyo. Taxable transaction yan. O di, babayaran nyo yun. Suggestion ko, huwag kayong gumamit. Diba? So, check ninyo kung advances talaga yan. Or security deposit. Yun lang po yung makaka... Ito daw, Santo, year under audit. Okay? So, check ninyo saan nyo ito kinuha ng BIR. Check nyo. Totoo bang advances yan? Yes or no? If yes, babayaran nyo yan. Kung hindi, di hindi nyo babayaran. Ngayon, itong related party, nakuha daw nila sa third party information again. So, meron kayong transaction to your interrelated parties. Check ninyo kung arm's length to. Kasi, kung arm's length yan, pwedeng hindi masubject yan sa DST. Maaring purchases yan, regular transaction ninyo. Talagang nag-advance kayo sa mga affiliates nyo. So, subject yan talaga sa documentary stamp tax. Ano kailangan nyo rito? I-prove na hindi related company sa inyo. Kasi sasabihin nila, ABC company, ABCD company, related yan. Kasi may ABC. So, i-check nyo kung related o hindi. Paano ba nagkakaroon ng relationship? Yun ang utak nyo. Paano ba nagkakaroon ng relationship ang company? Mag-asawa ba sila? Meron ba silang marriage contract? O, ano ba yan?
consanguinity or affinity, isipin ninyo, ano ang definition ng related party? Paano nagkakaroon ng related party? So titingnan ngayon niyo 'yan, yung ano yung related party sa Security and Exchange Commission. Ito natatarantaduhan ako, nababastusan ako sa BIR. Yung daw letter of credit ay contract daw, sabi dito, between the seller and the buyer. Paano magiging contract ng seller and buyer 'yon? Hindi naman seller ang nag-execute, hindi rin buyer and seller. Yung letter of credit is a accountable form ng bangko. Oy, tukmol na BIR. That's accountable form ng bangko. So therefore, yung bangko yung gumagawa nung letter of credit. So, yung letter of credit is maaring seller or bangko o buyer. Hindi pwedeng wala yung bangko ang nag-issue ng letter of credit, either yung buyer and yung seller o yung seller tsaka yung buyer. Yung walang ganun. Wala. So, ang kailangan natin ditong i-prove na mayroong letter of credit, number one. Kasi sinasabi, meron eh. So, present natin yung letter of credit. Kung notaryado yan, mas maganda pa yan kasi acceptable yan ng ating court. Present natin at i-check natin na i-present natin and then explain natin. Baka bobo lang talaga yung revenue officer. Eh, yan ay bangko ang nag-issue. At wala kaming possession and control ng mga letter of credit. Therefore, exempted yan sa pagbabayad ng DST as far as the seller and the buyer is concerned. So, yun ho yung mga sufficient evidence, substantial evidence na dapat nyong isupport sa inyong protest. Please, pakisuportahan lang. At nagpapasalamat po ako sa lahat ho ng nag-click ng videong ito at sa lahat po na mayroong interest na mag-franchise ng aking serbisyo. Please, paki-send nyo na po yung email intention ninyo para ma-submit naman namin yung pong mga requirements para ho magtuloy-tuloy na tayo. At panoorin ho ninyo yung video ko kung gaano kalaki ang market ho pagdating sa letter of authority. Nagsimula na po kahapon ho na inform po tayo na yung letter of authority for 2021, hindi ho tapos ang 2022, ay nagsimula na pong i-distribute sa mga benepisyaro bilang aginaldo ng BIR. Yari kayo. Pag nakatanggap kayo ng letter of authority for 2021, humihingi na ho ng aginaldo yan. So with that, mga taxpayer, kung mahal, peace and happiness be with you for life. See you later.